paano mo ginagawang makabuluhan at kapaki-pakinabang spiritually ang araw ng pahinga? Magandang-magandang araw ng Biyernes Kapanalig. Ikatlo ngayon ang Nobyembre. Ginugunitan natin si San Martin de Porres na isang reliyoso. Isa siyang laikong Dominikano, patron ng panlipunang katarungan at mga pinagsamang lahi. Pasalamatan natin ang Diyos sa banal na ito at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin natin ang kagalingang pisikal at espiritual na matagal na nating inaasam-asam. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagpagaling ng Panginoong Hesus sa taong minamanas sa araw ng pahinga sa ating mabuting balita. Isang araw ng pahinga, pumasok si Hesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo para kumain at minamanmanan naman nila siya. Nasa harap niya roon ang isang taong minamanas, kaya nagtanong si Hesus sa mga guro ng batas at mga Pariseo. Pwede bang magpagaling sa araw ng pahinga o hindi? Hindi sila umimik, kaya hinawakan ni Hesus ang may sakit. Pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kung mahulog sa balon ang anak o ang baka ng isa sa inyo, di ba't agad niya itong iniaahon kahit na araw ng pahinga? At hindi nila siya nasagot. Kailan nagiging dapat ang hindi dapat? Kailan wasto ang hindi wasto? Sabi ng mga Pariseo, hindi tama ang ginawa ng ating Hesus Maestro na pagilingin ang taong namamanas sa araw ng pahinga. Para sa ating Panginoon, walang mali doon. Isang okasyon pero magkaiba ng perspektibo ang ating Hesus Maestro at ang mga kilalang Pariseo. Ang mga Pariseo, nakatuon sila sa perspektibo ng batas at gawa na nagpapahirap. Samantala ang ating Diyos na tagapagturo, humuhugot siya sa pagmamahal at tunay na diwa ng pagpapahinga. Sumisilakbo ang loob ng mga Pariseo dahil may pinanghahawakan sila na para sa kanila ay tama. Kanya nang nangyayari sa umaatikabong puot ng mga Hamas sa mga Israeli. Gawa ito ng sarili nilang ideology. Ang matindi pa, may co-conspirators silang 7 mayayamang bansa. Ilan libong inosente ang brutal na namatay. Nasugatan, na hostage, at nagka-trauma sa kanilang sophisticated military and logistical strategies. Oo, iisa ang pananalig nila at natin na mahabagin at makatarungan ang Diyos. Pero para sa kanila, mayroon silang moral obligation para magtaguyod ng aggressive holy war. Pati mga inosente nililipol sa ngalan ng Diyos. Paano natin masisilip sa kanila ang halaga ng araw ng pahinga? Ang ating Panginoon lang ang tamang makapaghuhusga sa kanilang isip at puso. Sa ganang atin bilang Kristiyano, 3 mahalagang aspeto ang dapat nating isaalang-alang sa pagpapanatili ng araw ng pahinga. Una, ito ang araw ng sanctification of mind, ang pagpapanal ng pag-iisip. It is an exercise of divine thoughts. Punuin natin ng banal na pagpupuri sa Diyos at ng kanyang salita ang ating isip at isa buhay. Ikalawa, ito ang araw ng pagbabanal ng ating puso. Panahon ito ng contrition of heart. Ito ang pagpapakumbaba, pagtanaw sa sariling pagkakamali at hindi paghahanap at pagduro sa mali ng iba. Ikatlo, ito ay ang araw ng goodness of will. Panahon ng kabutihang loob, ng habag at katarungan. Kaya't
mag-focus tayo sa ating pananampalataya sa makadiyos na pagsasabuhay ng isip, puso at kalooban. Gawin natin ito araw-araw at lalo't higit sa tuwing araw na Linggo, ang araw ng Panginoon. Ito ang ating ambag para sa ikapagpapahinga ng diwa at kapayapaan ng buong mundo. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkalob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napaka-ikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.